Hello guys, what's up? Welcome back sa aking channel. So, orang-orang nagpapasalamat din ako sa inyo, sa inyong nagpapasalamat na naman ako sa inyong suporta at pagbisita sa aking munting channel. So, pag-usapan natin ngayon guys ay isang tanong po sa ating isang kababayan o katubo na ano daw po ang hitsura ng Apple Wheeled. So, tara guys, pag-usapan natin. Let's go! So, dito tayo ngayon guys. Napag-usapan natin yung tanong po ng isang kababayan natin o katubo na ano daw ang hitsura ng field wheel. So, ito po yung sinasabi, ito yung wheel map namin dito guys. Ito yung ginagamit namin. So, halimbawa, maipapit up yung forma namin. So, ito ang ibibigay sa amin. So, parang random siya. So, kaya dinistress ito para ma-aware po lahat, baka may encounter nyo ito. So, mayroon kasi yung shop wheel tsaka field wheel dito. So, mahirap na kasi halimbawa yung field wheel na nagawa natin na shop wheel. So, baka malito din ang QC, baka pirmahan niya rin niya agad, tapos pagkatapos ng pirma niya, ibigay niya sa turnover na sa welding department. So, siyempre hinangin niya yan. So, medyo may problema po tayo, baka magputol naman, halimbawa mahinang na, so magputol talaga. So ito yung guys, ito yung shop wheel namin dito na sinasabi. Ito yung field wheel symbols na sinasabi namin dito. So makikita natin dito sa joint ay itong joint na to ay field wheel siya. So makikita natin parang may naka-X siya, at saka sa shop wheel lang, so walang X. So ito ang ibig sabihin yan, so shop wheel, field wheel at saka shop wheel. So kaya rin i-discuss ko ito guys, kasi hindi po katulad ng ibang kumpanya na halimbawa may lalo sa fabrication may asymmetric na ibigay sa ating forma na ipipit up, isang drawing lang, isang spool lang. So halimbawa isang spool lang, so ganito lang po ang ibigay sa atin, isang isometric drawing at saka isang spool. So ito ang i-fit up natin, o ganun. Iba naman ang hitsura ng nila dun guys, field wheel ang symbols nila, pero ang shop wheel ay magkaparehas lang, bilog lang siya. Ito po ang shop wheel, tapos yung field wheel naman ang hitsura naman ng field wheel nila, ang symbols nila ay paganon. Paganon guys. So iba ang yung marunong mag-drawing guys. Yung ganon. Yan. So ganon po guys ang hitsura ng field wheel doon sa dating kumpanya ko. Ganun po ang hitsura niya. Saka dito po makikita natin, halimbawa ito ay field wheel. So nakaganon yan guys doon. Naka-details din yan doon. Naka-ganon. Tapos sa loob yung halimbawa joint number. So ayan. Yan po ang symbols doon sa kumpanya ko dati. Tapos dito naman siyempre shop wheel. So dito nakalagay sa loob din ganun. Yung joint na yung number niya. So ayun lang guys, ang para hindi po tayo ma-aware po tayo, baka may encounter niyo ito. So ganito po ang itsura ng ating field wheel tsaka shop wheel. So ganun lang guys. Tapos baka may makikita rin kayo sa ibang kumpanya guys ganito, ibig sabihin baka may tanong din kung anong ibig sabihin ng ganito. Wow, may nakaganon.
Tapos may letter E, may letter B, may letter C. So baka malito rin kayo sa ganitong symbols. So ang ibig sabihin nito ay spooling po. So halimbawa, itong isang buo na to, na spool na to, halimbawa spool ito. So meron pong naka details na ganun. So ganun po. So yun lang guys, so, maraming salamat po sa nagtanong. So maraming salamat po din sa inyong mga suporta. So good luck po sa ating lahat. So ayan guys, tapos na naman tayo sa ating panibagong video. So sana po may natutunan kayo, kunting kalaman lang po para sa ating mga kababayan na mabaguhan o magbalak na magpipiter. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, so sana kung nagustuhan mo itong content na to, sana huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. So maraming salamat po sa inyo lahat. Good luck po.